kayang OFW, akala ng iba minsan, masarap, nakikita sa mga pictures na namamasyal lang, hindi nila alam na... Hello everybody! Good morning! Okay, so for today's video, dahil day off ako ngayon, actually, it's my leave, ay, dito na nga, para merong ilaw. Ayan! Maglilinis tayo ng room. So, ayan ang gagawin natin. Yan ang ating ganap sa videos today. So, samahan niyo ako. Dito sa room namin, may mga ganito kasi. Mga ganito. Yan. May ganyan-ganyan. Yan. Yung mga ganyan. Ewan ko ba bakit nag-molds? Ewan ko ba bakit nag-molds? Siguro yung pag naka-close yung windows. Pag naka-close yung windows. Or kapag nag-aircon, tapos nakukulog yung kwarto, nagmo-moist siya. Kaya kapag talagang naka-close, nagmo-moist. Tapos, yung parang basa niya, eh, nagiging molds. Kaya, ayan. Kaya ang gagamin natin, dininisin pa natin pati yung wall. Ibra-brush natin ng water with soap. Tapos, pupunasan natin. Natin na naman ang inong. Yan ang ating gagawin sa ating day off or leave ngayong araw na to. Ayan. Mag-start na tayong mag-wall to wall ng brush. Mag-brush ng ating pader. So, let's start! Ito ng ating materials. May sabon. Sabon and brush. Ah, hindi pala. Sa wall. Thank you.
dito naman tayo sa may mini altar ako. Ito sa mini altar. Kasi mga pang churbanes sa akin. Sa churbanes aking face. Dito. So, dito sa wall na to naman natin gagawin yung pag-brush. Natapos ko din sa wakas ang aking paglilinis ng kwarto. Kasi, nagkaka-molds yun eh. Kasi ko na nga itong tangtang, ano nang tikwas ng buhok. Nagmo-molds kasi yung room namin, ng wall ng room namin. Tapos amoy, may kunting parang lumot na din. Kaya ako naglinis. Haya, kahit na day off, trabaho pa din. Imbes na nag-rest. Diba? Hirap na ng work sa trabaho, tapos bahay, trabaho pa din, dinis pa din, diba? Wala nang katapusan kasi ang OFW, lahat sa'yo. Dinis, laba, plancha, luto, ganun. Tapos sa trabaho, ganun din, ikaw lahat. Yun ang kaanuhan din ng OFW, lahat sa atin. Kaya ang OFW, akala ng iba minsan, masarap. Nakikita sa mga pictures na namamasyal lang. Hindi nila alam. Way namin to relieve our stress ang aming pamamasyal or pagkain sa labas, kumakain sa labas, minsan bumibili ng gamit sa sarili minsan kasi parang nire-reward din namin ang aming mga sarili sa mga hard works na ginagawa namin, sa hirap na ginagawa namin sa work, tsaka to think na na-add up pa yung pagiging lonely minsan kasi nga malayo kami sa aming mga family. So, sana minsan naiintindihan din ng mga ibang tao na, oh, si ganito puro pasarap sa abroad.
Hindi po ganun. Parang rinireward lang namin ang aming mga sarili kapag pag ganung mga pagkakataon na. Kaya sana ma-appreciate ang mga ginagawa ng mga OFW. Kasi hindi lang para pumunta dito para kumita ng pera. Pumunta din sa ibang bansa, kalakip doon ang sakripisyo na ginagawa namin na emotionally yung malayo ka sa family mo, lalo na ngayong pandemya, hindi tayo makaka-uwi ng minsan every 2 months nakaka-uwi tayo para mabisita natin yung family kasi somehow nare-relieve tayo sa stress o nare-recharge tayo kapag umuwi tayo sa ating mga family. Pero ngayon na pandemya, mahirap pa. Isang taon na akong hindi nakaka-uwi. Tsaka, kung makauwi ka man, magbabayad ka pa ng napakamaraming, like 3,400 sa Singapore, or 2,400 pag 14 days. Pero ngayon, parang nakita ko 14 days na lang, kaya 2,400 ang babayaran mo. Kasi mag-hotel ka pa, yung swab mo, mga ganun. Kaya sa lahat ng OFW dyan, saludo pa ako sa inyong lahat. Kasi, ang dami ninyong sacrifices, tsaka, ang dami ninyong ginagawang paraan para lang mabuhay ang ating kanya-kanyang mga pamilya. Kaya, job well done! Thumbs up sa inyong lahat ng OFW. And, so yan lang po ang aking video for today. So, sana po kahit papano, nakita nyo yung life namin kapag day off minsan ang isang OFW. So, just continue spreading love. Asa na yung kabilang heart, love, 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 and create more fun, fun, fun. Thank you everybody sa lahat ng teams. Thank you po sa pag-support sa akin. Thank you everybody sa Team LASIK, sa Team Amalgamate, sa admin ng LASIK, si Admin Lynn, at saka si Admin Rain ng Amalgamate. Thank you so much sa lahat ng members. Thank you po. Bye! Okay. And my mini altar. Ito, nabasag siya nung yung dati kong ka-room. Pinaglaruan ng anak niya. Kaya nabasag. Yan, nalinis ko na aking bed. Yehey! Meron akong feeling sa mata kasi kapag night shift, gusto ko naka-black yung, naka-dim yung ano ko sa mata. Kasi ito yung aking baby. Ito yung bunso ko. Ito yung panganay ko. Yan. At least, kahit pa paano nalinis ng aking room na hinihigahan para relax kapag natutulog.